Hi guys, good morning. Balik tayo or day 2 natin ngayon sa Carmona project natin. Pumunta tayo ngayon doon. Medyo magsisix na ng umaga. Kaya maliwanag na. Kasi 8 pa naman yung pasok doon sa subdivision. Kaya tiyakalian na lang namin yan. Kasi pare niya na yun. Makita niya, tulog pa. Wait kasi yan, gawa na dinabi na kami kapon galing doon sa Batangas. Nagawa kami sa ating project doon sa Alipar. Ayan. Punta tayo lang ano ngayon, yung Carmona, yung ating mga pump tsaka solar na ano na hindi natin natapos. Pipilitin natin matapos ngayon, pero alang-alang pa, baka meron pang next day. Pero kung ano yung magagawa natin ngayon, gagawin natin, kung ano yung kakabit natin, yung mga sa cistern pump, nilalagyan natin ng pump, yung kanilang cistern, tapos yung solar water heater, tapos yung submersible pump. Bali, isa pa kasi yung nakakabit natin sa submersible. May no, makakarami tayo kasi naka-prepare na lahat ng ating ano, basta nakakabit na lang, tapos basta naka-set up na, tapos yung gamit naman nandun na lahat, tapos yun, pakita namin sa inyo yung step by step. Tapos diba yung platform ng ating solar pan, water heater, nakakabit na natin, basta na lang natin papatong yung tanke tsaka yung mga solar collector tsaka sililin nga natin mabisto yun. Tapos yung nga pala centralized heater, yung kakabit na rin natin yun kung may oras pa, kasi hanggang 5 lang. Tapos lalabas na ulit kami ng subdivision, then bukas ulit pagka ano, pagka pinapos tayo sa oras. Pero pipilit natin kasi yun si parin yun. Ayan, kaya-kaya parin yun sila tsaka din ko yung JB, naka JB yan naman. Ayan, let's go tayo sa project natin guys. Ito na kami guys sa site. Ayan, karating namin saktong 8 AM. Problema, natagala kami sa gate gawa nung pass namin. Ayan, ayan yung site namin guys. Ayun, sa labas. Magkakasabay lang kami dumating kasama nung ano, nung ibang trabahador ng kumpanya. Ayan, ayan yung site natin. Ayan ulit. Una namin gagawin ay yung sa solar. Ayan, nag-aantay na si da Kuya JB at si Paring Angel. See ya. Yan, pahirapan kami mag-akyat. Dapat in-elevator na lang ni Paring JB. Ah, JB, dinamitan mo na lang dito sa elevator. Yan. Sikip at gawa nang, marami pa naggagawa. May mga ko, ano pa. May mga andami pa or pala-pala. Yan, kaya hirap kami mag-akyat. Guys, bali na ito. Akit na namin siya sa rooftop. Ayan. Ali. Bubuhin na lang namin dito sa rooftop. Ayan, guys. Ito naman, ito yung tank lang. Yung, ano, mabilis ng iakit. Ito lang yung mahirap-hirap iakit. Kasi ito yung tank eh. Medyo, hindi man ganun kabigat. Kaso problema, mahaba. Tapos, mahaba na pa rin yun. Kaya, sikip doon sa agdan. Sabi ko pa rin yun. Gamitin na lang ng elevator eh. Ayan, tapos, papatong namin dito yan. Then yung mga solar collector, mabilis naman iakit yan. Unbox natin guys. Yung ating solar water heater tank. Ayan. Dito. Yan, yung kanyang tanke. Ayan, tapos yung gasket dun sa bawat tube. Ayan. Ito yung out ng water, ng main na tubig. Tapos ito yung in nung cold water. Ayan guys, yan yan. Labas mo natin. Ayan, 8 AM pa lang, medyo mainit na, pero ito mo na. Kain mo natin itong ano. Para hindi, kasi pag nag 10 AM na, sobrang init na lalo. Pero okay pa yan yung 8 AM. Kasi ito, yan. Yung kasalo dun sa ating food collector, yun yung nandito sa galib. Itong bracket, dito yan. Yan. Ito yun guys, yan. Isa na yung parang inyong. Tapos dito sa bawat tube na to, ayan, dyan nakapasok yung ating tube collector. Ayan, dito yan. Ayan. And ito guys, yan, yung nut na yan, pupasok nyo sa butas dito. Doon sa ating ano, saka natin kakabit yan. Huwag nyo muna higpitan para pag, ano, pag set up nyo yung collector, yung tube collector,
hindi kayo mahirapan pag-adjust. Basta isasabit nyo lang mo doon sa kanyang ano, bracket. Sabihin na natin bracket. Ayan. Ayan guys, basta make sure nyo na huwag nyo muna ang higpitan to. Kasi paglagay natin ng tube collector, i-adjust pa natin to. Ayan. Ayan guys, ikakabit na muna namin yung ano, yun, yung paglalagyan ng tube collector. Yung sasalido sa ilalim ng tube collector. Para nakalatag dito yung tube collector. Ayan. Yun! Dumamig-lamig guys! Masarap pagkaganon eh. Hirap tumarbaho ng mainit. Dito mo, pagpawisan na si Kuya JB. Siya nga ka JB? And guys, yun yung Governor's Drive. Ayan, nasa side kami ng subdivision. Yung location yung site na to. Ito nyo, ang daming solar panel. Ayan. Ngayon, guys, mayroong AVR for the ano elevator. Yan, para ano yung kanyang boltahe hindi nagda-drop, nare-regulate nitong AVR nito. Yan. Para dito yun sa ano sa ating elevator. Yan, guys, ito yung ano niya, yung evacuation tube or yung tube yung kumukolekta ng solar. Yan. Bal 20 pieces yan. Isang box ay 10 pieces. Yan. Tig 10 pieces bawat box. Yan. Tapos dito. Yan. So, isa pa yan yung fill tank. Or yung ano, nandun yung float ng tank. Sa ibabaw. Yung ating ano, fill up storage tank. Yan. Yun yung feeding tank. Kutuwagin. Sa ibabaw nito nakapatong. Kukunin ko. Papakita ko sa inyo guys. Then, unbox natin. Guys, unbox naman natin to yung kanyang feeding tank. Ayan. Kasama din to sa solar water heater natin, ito ang feeding tank. Wait lang ha, nakatape. Nakawa natin si parang ilong gamit. Ayan. Ito yung kanyang feeding tank. Yung feeding tank na ay nagko-consist na ayan. Kanyang bracket. And then, ayan guys, ito yung feeding tank niya. Ito sa loob to, meron itong float valve. Ayan. Para pagpasok ng malalig na tubig, halimbawa puno na yung tank, maangat na sa float valve, magsashut off na yung ating supply. Pero, nalagyan din natin siya ng gate valve para in case na mag-repair tayo, hindi dire-direct yung supply ng ating ano, cold water. Ayan, okay na. Ayan ito guys, let iwas muna tayo sa work. Hindi mo tayo mag-work ngayong araw. Maglibang muna tayo. Go golf. Joke lang. Hindi ko kasi dala yung aking ano eh. Golf club eh. JB, go JB, ikaw mag-gogol. Lagay mo natin yung ano, yung kanyang magiging base nitong ating ano, feeding tank. Ayan, tapos kakabit natin ito. Dito siya sa ibabaw. Ayan, naka-roscast lang naman yan. Tapos, ito naman feeding tank. So, iangat natin ito, i-adjust natin yan para supporta dito sa ilalim itong ating feeding tank. Okay, ito. Unbox natin guys yung atong tube. Unbox yung tube niya. Ingat lang kasi babasa din ito. Yan yung onion tube guys. Ito guys, ayan. Ito mabasagin to. Ito yung papasok natin sa loob ng ano, ng ating tank. Sitin natin sa dulo. Yan. Ito pagka yung grade na siya, busted na yan. Yan, pagka halimbawa nagsisilver na yung kulay niyang dulo niya, iso yung basta niya. Napapalitan naman to. And tapos pagka magkakalit kayo, huwag sobrang tahali tapat kasi pwede itong mabasag. Ngayon, halimbawa, nakabit natin. Tatapan natin siya ng ano,
ng box para hindi naman siya umano agad ng init kasi pwede siyang mag-break or mabasa kasi wala pa masyadong tubig. Yan, meron din siyang rubber. Lalagay niyo muna siya dito. Ayan. Pasok niyo siya doon sa loob ng ating ano, tube. Ayan. Tapos, pagkakabit niyo dito, mas maganda, meron kayo ano, balde ng tubig. Ayan, may tubig siya. Babasahin niyo ito. Ayan, para pagpapasok doon, dito sa loob nito, dumulas baga, kumbaga, hindi kayo mahirapan. Ito naman, gasket ito, kahit, yun muna, basahin nyo ito guys. Ayan, tapos pasok nyo dito. Ayan guys, nakapasok na siya ngayon. Kaya hindi pa natin higpitan yung tank. Antay, bago piyasok natin. Titignan natin yung clearance niyan kung pantay. Pagka pantay na, ayan, tatama natin. Yun. Kakita niyo yung pantay niya. Eh doon yung nahigpitan nito. Yung bolt sa ilalim ng ating tank. Yan. Ito, yan. Pagka maganda na. Yung clearance niya, pare-parehas na. Yun. Pasok dyan, tas yun. Okay na din siya doon. Yan. Pwede yung fix to para pagpasok ng ating mga tube lahat. Pare-parehas na. Fix niya na rin yung ano. Yung mga nut ng ilalim ng ating tank eh. Yan, ito guys. Okay na. Nabuo na na. Yung mga ano na ikabit namin, yung vacuum, yan yung kukolekta nung araw. Tapos yung ano, yan, nilagay na rin namin yung feeding tank, lahat. Mamaya na kami maglilinya kasi mainit na. Tatakloban na lang naman namin ito ng karton para huwag masyadong mabilad sa init guys. Wow, walang yan, kakarito ko, ba't kinagalas yan? Talaga ikaw, extra ka na naman. Malamok na, lagay niya ka pa. Ayan guys, ito yung setup natin gagawin ngayon. Yung ating sis centrifugal para sa cistern, ito yung kanyang magiging bladder tank. Tapos, ito naman yung ating centralized water heater. Bukod pa yun sa kinabit natin kanina umaga na solar. Pero yung solar natin, wala pa linya kasi mainit na stas, kaya dito muna kami sa baba. Tapos ito yung si easy box natin. Yun yung in-unbox ko dun sa ating ano, sa channel na Uno Kenshin TV. Kung ano mga features niya, kung anong paano siya, ano. Pero pakita din namin paano siya install. Tapos, yun, doon naglulubog tayo ng isang ano na submersible din. Maglalagay din tayo ng isa pang submersible dito, guys. Yan. Dito sa ilalim. Yan. Yan. Pero ingat na lang si Paring Angel kasi nung last time na tumalon si Paring Angel doon, napako siya, buti na lang matigas yung kanyang ano, balat. Hindi masyadong nagasgasan sa tineras lububog. Yung chinelas, lumubog, pero sa paa niya, nabali yung pako. Tsaka pare niya, lumari. Naliko. Naliko. Ganun katibay ang kapaan pare niya. Kaya, hindi na niya kailangan ng mga safety shoes. Kasi yung pako, naliko. Ayun na. Pupunta at papakita pa daw yung nakapako sa kanya. Yan, kaya huwag sa construction. Agad kay JB, naka-shoes. Kasi, ingat. Wow, ang laki. Naliko. Hindi man naliko. Grabe ka naman. Ayan. Ah, naliko na konti. Umiwas sa balat ni Pare Inyel. Ayan guys, balik tayo. Ginugulo tayo ni Pare Inyel eh. Ayan. Yung ating bladder tank. Si water heater. Si easy box. Ayan. Ito. Mabilis lang siya. Ikabit ito si easy box. Pump yan guys. Na ano. Siya yung gagamitin natin. Doon naman sa pressurize ng buong ano. Buong... dito sa ibang banyo. Then, ito, si, ano natin, si centrifugal, dito natin siya gagamitin sa cistern. Ayan. Para sa cistern siya. Kasi may cistern. Ito ang bahay nito. Set up. Ayan. Ayan. So, JB, kumusta? Parang nalulungkot siya. Naalala mo? Si Jessa? Ayan. Shoutout daw. Shoutout ka niyo, JB. Kaya lang siya shoutout, baby. Sa aking asawa. Naku. Ayan, guys. Ayan. Setup naman namin. Itong bladder tank na to, ang laki niya ay 450 liters. Ayan. Compared sa mga kinakabit natin ng mga 40 liters, 80 liters, 100 liters. Mas malaki siya, guys. Kasi nga, malaking bahay din to. Ayan, baka elevate up pa nga.
Yan. Setup lang namin. Ngayon natin, ilang kami binin pang ibang gamit kasi kulang pa yung kanilang gamit. Kasi yung ano, hindi pa kami nakapaglista. Punta namin sa site. Ito pa lang yung ina namin. Tapos, okay, dyan lang sila bibili. Tapos ito yung ano nga pala, kasama to dun sa ano. Dun sa ating, dito, sa water heater. Ito ay yung pressure release valve. Ayan. Ayan, iaangat lang natin ito pag i-release natin masyado yung ano, yung valve. Ayan. Oh, sorry, yung pressure. Magbabawas tayo ng pressure. So, kailangan din ito na meron siyang pressure release valve, guys. Ayan. Yan yung ating water heater. Kailangan naka-ground yan. Kagaya itong mga na rin, naka-ground yan. Ito, gagamitin natin sa easy box natin ay itong ano, 3-prong na kasi. Yan. Tapos, nagpapabili pa tayo ng NEMA 3R para doon sa dalawa nating submersible. Ang 2 horsepower yun, tapos gagamitin natin na ano, na circuit breaker ay bolt on na. Yan. Tapos, yun. Meron naman yung isang control box yung ating centrifugal na yan. Yun. Yun yung unang video kinibit natin dito. Nangyari, na-reinverse, nalipat yung pesto dito ng mga pump natin. Kaya yung ating box, lilipat ulit natin doon. Yan. Baga si Parinyel na, ano na, nahihilon daw siya. Ano, Parinyel? Pero si Kuya JB, tuwan-tuwa pa. Shoutout kanina, Kuya JB. Secret? Kuya JB, huwag kang ka-atras. Baka mahulog ka doon sa butas. Hindi ka na makauwi na nagkarlan. Diyan ka na, ano, iwan na ka namin dyan. Ngayon yung guys, yung kinabit natin na, ano, na submersible. Tapos may kasama na siyang float switch. Ngayon yung float switch niya na andin ulit. Ito guys, nakatapos na kaming kumain ng tanghalian. Tapos nakapagpahinga na rin. Bali, 1 PM na, ayan. Start na kami. Ano kay JB? Yeah. Start na tayo. Si kanya daw, nakabangon na, oh. Parang nanaginip pa, pikit pa. Ayan. Yeah. Yun, niya daw. Ayan, diretso tayo guys ulit. Balik na tayo ulit sa site. Pasok na rin tayo doon. Magagawa na tayo. No, tutorial natin yung mga gagawa natin. Ayan. So guys, ayan, yung ating water heater yun ang una muna namin. Kasi, iba wala pang gamit, wala pang mga fittings. Nabili pa, ito pa lang yung dumating na fittings. Diagnosis. Tapos ito, nagawa ni Baring Inyel yung linyan ng ating submersible pump. Ayan. Eh, linyan na niya. Dito na lang daw idaan. Ayan. Diretso, palabas yung sa sewer. Tapos, PVC kulang pa rin. Nabili pa rin sila. Ito, kaya gagawa ko na muna. Binigyan ko na ng wire yung ating ano. Ng wire yung ating water heater. Yung ground. Tapos yung line 1 tsaka line 2 niya. Tapos ito, yan. Napakalagad nito guys. Lagi nyo ikakabit ito. Pressure release valve. Ayan. Yan, yun yung relief valve guys. Napakalagad yan sa ganitong centralized heater. Lagi meron yan. Then ito, yung inlet. Yan yung cold. Or yung malamig na tubig. Papasok siya dito. Ito siya magdadiretso. Maglalagay lang tayo ng gate valve dito. Para in case na magka-problema to, kuklose lang nila yung gate valve dito. Tapos yun yung patente parehas. Ito, dito si cold, tapos lalabas dito yung mainit na tubig na. Dyan, maglalagay din tayo ng ano. Yun yung patente para, bawa, i-re-replace nila or kakaproblema tong ating water heater. Mabilis nilang tanggalin, hindi na tayo magkakat ng pipe. Yun muna yung nagagawa namin sa ngayon kasi kulang-kulang pa yung gamit. Yan. Ito si Easy Box, wala pa rin. Tapos, yan, nauna ni Arinil ng mga ano. Hindi niya nung sa sewer. Eh. Palabas muna. Tapos, ito guys, yan. Bigyan ko na rin ng wire yung ating ano, centrifugal. Sa line 1, line 2, tapos yung ground. Napakala lagi na may ground yan guys. Kailangan lagi may ground valve na pag ganito mga motor, water heater, yan. Napaka-importante yung ground na yan. Ito pa lang yung mga nagagawa namin yan. Yung linya ng ano, atin cold, ayan. Ito yung hot, tapos ito yung cold. Yung papasok sa water heater natin. Tapos ito yung papunta doon sa dam o doon sa easy box. Ayan. Bali ko lang pa sa tayo ng ano, na ang PPR type. Ayan. Tapos ito, anong nangyari dito? Naglinyo na muna si Paring Inyel ng ano,
sa PPC dito para po sa ating submersible. Tapos, naandun na rin yung ating ano, yung float switch. Pakita ko. Ayun yung float switch natin para pag umangat yun, mabubuhay yung ating ano, submersible na yan. Tapos pag bumagsak na ulit, na nakalawit na na ganun, mamamatay na si submersible. Ngayon, ang gagawin natin. Kulang pa kasi yung gamit nila eh. Hindi pa rin natin yung nabili eh. Kung ano rin yung nandito muna, yun yung ating niling niya. Baka kaya hindi namin sila matapos ngayon kasi yun dahil pang gamit na kulang. Ayun guys, yan muna yung natapos namin. Si Easy Box nga pala, nilipat na dito. Kasi doon, may lalagay pang motor ng jacuzzi. Kaya si Easy Box nilipat na dito. Ayan. Kaya si JB, liligpit na ng gamit. Ayan. Galing talaga ni JB ba? Sipag. Ayan guys, ito muna yung naggawa namin ngayon kasi yung gamit nila kulang pa rin. Hindi pa rin narating yung dinibili. Baka bukas naman. Kompleto na. Ayan. Kaya ano, bukas namin tututuloy. Ayan, yan muna. Tapos bukas, baka bago naman tumanghali, nakakabit na ito lahat. Ano, sa hapon, mga one, testing na lang. Kasi doon, kulang pa ng NEMA 3R para sa dalawang submersible pump. And guys, yan, magiging setup niya. Water heater, bladder tank, centrifugal, tsaka si Easy Box. And guys, ginabi na kami, umuwi na kami naman ako ngayon. Pero sa dadal na kami gabi, bali, 5 PM kami umalis doon sa Carmona. Ayan, magse-7 na. Hindi naman siya traffic, talaga lang mga 2 hours yung biyahe mula sa Carmona hanggang din sa amin sa Nagarlan. Ganong katagal yung biyahe, pero okay lang, sulit naman. Baka bukas naman eh, medyo tapos-tapos na kami, kaya babalik kami bukas. Yun, papakita namin yung iba't maraming ano, gagawin. Paano pag-aganahin na yung ating Easy Box, yung solar water heater, yung ating ano, cistern, tsaka yung centrifugal, yun. Tsaka yung ating ano, yung ating submersible, yung dalawa ating submersible. Papakita namin pagpapagana. Lahat yun, ginawa ni Paring Angel, eh, no? Kaya pagod si Paring Angel. Guys, sa next video na lang ulit, maraming salamat ulit sa panonood ng video namin. At sana may natutunan ko rin kayo. At maraming salamat. Di ba ka, JB?